Hi. This is our 12th video. Pasensya na kayo sa itsura kasi medyo nagligpit ako ng bahay. This is Jeremy. And we will be talking about bakit hindi ganon, bakit kailangan ng time para magkaroon ng complete healing, no, ang isang taong may disorder. Kung babalikan natin yung kung babalikan ko yung pinag-aralan ko sa psychology, yung kay Ivan Pavlov or Pavlov na yung spelling, inintroduce niya doon kung paano natututo ang isang tao yung sa learning, no. Meron tayong classical conditioning tsaka operant conditioning. So pinapaliwanag ko kung bakit it takes time para ma-recondition or magbago yung natutunan nung katawan mo, nagkaroon ka ng development ng behavior towards negative behavior towards your anxiety disorder. So kailangan mapasukan siya ng bagong behavior para mawala yung negative at bumalik ka sa dating masayahin mong tao, yung dating normal, kumbaga na sinasabi, yung wala ka pang disorder. Again, it's called classical conditioning tsaka operant conditioning, no? Sa classical conditioning kasi ganito nangyayari. Explain ko kung bakit, no? Yung sinet niya ng example dun yung aso. Every time na bibigyan niya ng aso ng steak, meron siyang bell. So, kapag binigyan ng steak, binibell niya. Hanggang sa inalis niya yung steak na yon, na every time na nagbibell siya, yung aso ngayon naglalaway na. Okay? Nakita niyo yung behavior ng aso na yon, kasi natutunan niya na every time may maririnig niya yung bell, merong steak. O kapag may steak, may bell. So nung inalis yung steak at narinig niya yung bell, yung behavior ng aso naglaway pa rin siya kahit wala na yung steak. So it is the same with us people na with yung merong may disorder, kasi na-develop mo na yung behavior na yun, na konting palpitation lang. Kung sa aso, nag-salivate siya o naglaway siya, sa atin, konting palpitation lang o konting simptomas na nararamdaman natin because of adrenaline, nagkakaroon tayo ng panic attack. At tuloy yun, no? Hanggat hindi natin binabago yung behavior natin at pag-iisip o yung reaction natin sa stimulus, yung stimulus na yun, yung pagtibok ng puso, yung reaction mo, panic agad, automatic. Okay? So, ang key kailangan is we understand how the mind works, paano tayo natututo, paano nagkakaroon ng bagong behavior, no? Yun yung key para mabago yung negative thoughts natin. So, at kung paano yung mechanism ng ating pag-iisip sa bagay-bagay, no? Okay? So, tandaan lang po natin na it will take time at you have to introduce a positive behavior para mawala yung negative behavior. Halimbawa, pag tumibok yung puso, kung dati, panic ka na kaagad. Hindi, ganito muna pala. Tumibok yung puso mo nang mabilis, bigla kang mag-iisip na, uy, ano to? So, nagka-catastrophize ka. Iniisip mo na kaagad yung pinaka-worst scenario na pwede mangyari sa'yo, na katapusan mo na, heart attack, o kung hindi man sa puso, feeling mo, bababaliw ka, o kung ano-ano pa yung mga negative thoughts. Kasi iba-iba kasi tayo, eh. Although, may mga general dyan na disorder na catastrophizing, eh. Usually man, mamatay, usually nababaliw, yun yung feeling, no? So, kailangan ma-inject mo na ma-change mo yung reaction mo towards the stimulus. So, para baguhin yon, kung dati, bumilis yung puso mo, nag-iisip ka kagad, no, la, heart attack to. So, ang new behavior would be, pag bumilis yung tibok ng puso mo, dapat ang isipin mo, bakit kaya bumilis yung puso ko? Baka sa kape na ininom ko, baka sa soft drink na ininom ko, baka sa baka nagulat ako, o baka dehydrated ako. So iiwasan mo mag-isip kaagad ng catastrophe, ng masamang maaring mangyari sa iyo. So with that, yung reaction mo mag-iiba. Imbis na magpanic ka, you are very objective. Sasabihin mo lang na, ito yung sinasabi ni Jeremy dun sa video niya. So with that, imbis na mag-isip ka ng negative thoughts, iisipin mo lang na araw-araw ganito nangyari, alam mo, araw-araw mamatay ako. So malamang ito ay walang kaano-ano to, walang, hindi ito masama nangyari, normal ito,
Okay? Gaya nga ulit ng sinasabi ko, pag nakita ka ng crush mo, tumitibok puso mo. Pag nagalit ka, tumitibok yung puso mo ng mabilis din. So, ang dami, hindi agad yon automatic na pag tumibok na mabilis ang puso, patay ka na kagad. Okay? So, tandaan niyo yung classical conditioning na tinatawag gaya nung sa aso na yon. Kaya it will take time for you to manage your anxiety disorder. Okay? So, isa pa ulit, ulitin ko lang, hindi pwedeng mawala ang anxiety sa katawan. Kasi pag nawala ang anxiety sa katawan, delikado tayo. Okay? Ang anxiety, tumutulong sa atin para ilayo tayo sa danger. Kaso nga lang, yung sa may disorder, walang danger pero may anxiety. So, tandaan ninyo, you just have to accept it. It's very normal. Okay? Sana dun sa video na to may natutunan kayo. Okay? So, please subscribe to my channel. And I'm so happy kasi medyo dumadami-dami na rin yung mga followers, nakakatuwa. And pangarap ko nga kasi makatulong sa a lot of Filipinos, no? And thank you very much. See you in my next video.